So, ayan mga bari, tapos na tayo sa Sando Dragon. So, dito tayo sa ating T-shirt na throughout ng mga mail. So, quality check natin mga bari, ano na yung itsura ng ating mga T-shirt. Kasi maraming nag-aabang talaga dito mga bari, kung ano na talaga yung update sa kanila. So, bigyan ko lang kayo ng konting update para sa ating T-shirt. Kung maganda ba talaga. Hindi ako pa ito nakita sa ilang siguro mga 1 week ko na itong in-update. Kumusta ang buhay-buhay? So, ayan yung ating feeder mga body. As you can see, nagpa-platinum na siya. So, ganyan yung itsura niya. Rounded talaga. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Ay! Dika, malaki na yung puppy natin. Si Baday. So, for today's video mga buddy, ay sobrang busy ni Baday Roter. Anong pinagkakabalahan mo dong? So, nag-reset siya ng mga black box mga buddy. Reset na mga black box. Para saan yan? Reset. Para sa mga bagong pamalakasang naiinggitan. So, preparation yan mga buddy para sa fry ng ating mga isda. Pero, siguro tatlong strain lang yung lalagay natin dyan. Yung mosaic, AFR blue ears, and tiger mosaic. Tapos, kung meron pang isa, tignan natin. Pero, nag-clear tayo ng mga 10 black box yun, mga buddy. Preparation lang para sa paparating na anak, ha? So, ayan. Sobrang gamit pa rin yung ating tubig dito. Yung ating tangke ng tubig. Tangke na ng tubig. Yan yung pinakaunang tangke namin ng tubig. Na sobrang tagal na. So, mga almost 30 years na yan, mga buddy. Eh, na-repair ko lang para mas maganda tignan. And then, kinabitan na rin natin ng rack. Tapos, yung main source talaga natin ng tubig is dito sa malaking cement pan. So, dito kami kumukuha ng stock water natin para dito sa farm. So, dito yung main source natin ng tubig. Ito yung stock water natin na almost 5,000 liters. Malalim yan mga buddy. Yan yung pinakamalaking tub dito sa ating farm. And then, ang agenda natin today is magse-select ulit tayo ng mga blue dragon na eco-grow out. So, marami na tayong nakita doon na malalaki mga body. So, kailangan na natin separate para hindi mag-breed, mag-early breed. So, punta tayo doon sa kabila para mag-select ng mga blue dragon. Let's go! So, dito tayo mga body. Ayun o. Busy dito si Danny Blue. So, dito na side si Danny Blue yung nagme-maintain ng ating mga planggana tubs and mga black box. Meron tayong black box dito. Okay. Si Danny Blue yung nagme-maintain dito. So, ako lang nagsasabi kung anong gagawin araw-araw para alam nila kung ano yung gagawin nila. So, dito tayo mga buddy sa ating cement pan. And ito na yung ating pan. Naglagay na tayo ng isda dito for testing. Meron din tayo handler na nilagay. So, 5 isda yung tester natin. Hopefully, makasurvive sila ng 3 days bago natin lagyan ng mga panibagong breeder ng isda. So, nag-decide ako na red dragon yung lalagay natin dito ng mga bagong breeder. So, dito tayo sa blue dragon. And hulihin natin mga body. Ayan. Okay, yeah. So, ito yung blue dragon natin. Isi-select. So, since one hand gaming ulit tayo.
mamamili tayo ulit ng isda. I-try natin yun. Kuda po doon eh. Kapal ka. Pabakap tayo para hindi tayo mahirapan. Ilawan natin mga buddy. Wala yung ilaw yan dito. Ano ka ba? Hindi tayo nagtitipid. Ito may laki? Ay, sorry Dima. Pili ka lang mga dagko. Laki rin po mo? Talan, dagko. Magulo ba eh? Okay, pili ka lang ito. So, kunin natin lahat ng malalaki para ilagay natin dun sa laptop. Laptop na. Siyempre, kaling pa rin tayo diretso mga bari. Yung mga itim and pula na lalabas is tapon yan. Yung ititira lang natin is yung mga blue dragon and green dragon. Barado siguro ba rin? So? Shell? Ang kusog na. So, balikan ko kayo pag meron na tayo mga silip. See ya! So, eto na mga buddy. Sugrid, oh. Sugrid. Parang butiti. Ano, maganda. So, maraming reject. As usual, pag blue dragon. 90% reject. Hindi, 75% reject. 25 lang yung naselect. Expected yan sa blue dragon mga buddy. And pag naabutan ka pa ng malas, wala ka pang masilik kahit isa. So, ang pinaka-effective way na gawin dyan is mas breed talaga. Breed kayo ng maraming. Para marami rin kayong masilik. Marami rin reject. Mas marami yung reject sa masilik, no? Nagawa tayo ng pet shop. Tapos i-vlog ko dito. Nagawa ng pet shop si Brother Ter doon sa kanilang bahay. Lahat ng reject dito, kukunin ko. Nang libre. Lahat ng reject dito sa pang. Si Brother Ter nang bahala magbenta. Diba? Kaysa ipakain sa monster fish. Wala naman kayong monster fish dito. Puro gapi lang. So, ayan mga buddy. Select tayo ng mga goods. And then, yung mga basura is tapo na. Ayan. So, kung gusto nyo kumuha ng mga reject dito mga buddy, kumuha lang kayo. Bawal ipaship. Kasi, walang value. Punta lang kayo dito sa bahay. Maraming reject dito ng isda. So, galing Manila, punta kayo dito. Baka may mag-PM naman. Baka pwede ipaship yan, buddy. Hindi pwede ipaship yan, buddy. Kasi wala yung permit. And basura yung ipapaship natin. Hindi kami nagpapaship ng basura. Parang na tayong sikuan yan. Beep! So, balikan ko kayo. Bagihulog na natin dun sa reptab, mga buddy. Select muna tayo ng mga goods. And then, hulog na natin dun sa wrapped up. See ya! So, ayan na. Sineselect na ni Buddy Roter. Yan natin, blue dragon. Lakasan natin ng konti. See that? Daming made it. And kukuha tayo dito ng sugrid. Kita nyo yun? Putang ina talaga. Oh, hapmon kayo, sugrid. But now, nahinahinayan na. Tandaan nyo yung mukha na to ha. Oh, wapo kayo? Ano ba? Sugrid. Kailangan natin ingatan yan kasi sugrid yan. Binalibag yung sugrid. So,
ganyan lang mga buddy, mga isang buwan dito, mga isang buwan dyan sa reptile. Tapos select natin, lagay natin dun sa aquarium para meron tayong mag room for release, hindi para show, para pang release mga buddy. Ayan, kuha tayo ng bangko para masakit na yung katawan ni Yoyo. Sama-sama na yan. Ito naman yung mga female. Jig mo? Jig. Wapo. Dark Knight. Wapo ba? Dark Knight. Wapo mo na po. Wapo yung balibag. Ano mga wapo yung balibag? Walang silbi. Kala mo lang female, pero marami mo lang male. So, ayan mga buddy. Tapos na tayo sa Blue Dragon. So, dito tayo sa ating feeder na grow out ng mga male. So, quality check natin mga buddy kung ano na yung itsura ng ating mga feeder. Kasi maraming nag-aabang talaga dito mga buddy kung ano na talaga yung update sa kanila. So, bigyan ko lang kayo ng konting update para sa ating feeder. Kung maganda ba talaga yung resulta. Kasi hindi ko pa ito nakita ng ilang, siguro mga 1 week ko na itong hindi na-update. Tignan natin. Kumusta ang buhay-buhay? From the kickball. So, ayan yung ating feeder mga buddy. As you can see, nagpa-platinum na siya. So ganyan yung itsura niya, rounded talaga oh. So quality talaga mga buddy. So groomable yung itsura. And then huli pa tayo ng isa, baka ito lang yung maganda. So i-check na rin natin yung ibang male na feeder. So ito yung isa. Holy shit, so great. Anak ng so great nga, kita nyo platinum na yung body and then rounded caudal as usual. So yan naman talaga hinahanap natin sa mga show grade, pero syempre hindi natin pwedeng tawagin show grade to mga body kasi grow out pa lang, potential grade pa lang to. So ayun, kita nyo yung pagka-round tail nya. Ayan. Isa pa nga, isa pa. Para sure tayo. Okay. Ito, ito. Isa pa. Tingnan natin kung... Oh! Rounded din to mga buddy. Oh, ayan o. So, as you can see, tatlo sila. Puro rounded. Ano? So, meron kayong aabangan next month. Hindi pa tayo magre-release ng ganyang kaliit kasi... baka magka-issue tayo mga bali. Palakihin muna natin yung tenga para bago natin i-release. So abangan niyo next month. Hindi ko lang alam kung kailan, ano yung exact date, pero at least meron tayong aabangan na feeder next month. Ayan, for release naman yan lahat mga bali. Magtitira lang siguro kami ng mga 3-5 male and then the rest is release na. So mas early yung makuha mas maganda kasi pag once umabot yan sa show grade mga buddy, hindi na yan ganyan yung presyo. Mas mahal na. Alam naman natin na yung show grade is mahal talaga dito sa farm. And I think yun lang yung update dito sa farm ngayon ang araw mga buddy. So kita-kita tayo bukas. So update ulit tayo bukas mga buddy. So yun lang. Bye! Peace out!